Isipin ito, ang iyong panlasa. Pagkasubo mo ng iyong paboritong pagkain, agad mo itong malalasahan. Paano nangyayari ang kamangha-manghang prosesong ito? Pag-isipan ito, ang iyong dila pati na ang ibang bahagi ng iyong bibig at lalamunan ay may mga grupo ng mga selula ng balat na tinatawag na mga taste bud. Marami sa mga ito ay makikita sa loob ng mga papilya na nasa ibabaw ng dila. Bawat taste bud ay may mga selulang panlasa na maaabot ng hanggang 100. Ang bawat isa sa mga ito ay nakakakilala ng 4 na uri ng lasa: maasim, maalat, matamis, o mapait. Ibang kategorya naman ang maanghang. Hindi ito nalalasahan ng mga taste bud. Sa halip, nadarama nito ng mga selulang pandama ng kirot. Magagayunman, ang mga selulang panlasa ay konektado sa mga nerbyong pandamdam na kapag napukaw na ng mga kemikal sa pagkain, ay agad na nagpapadala ng signal sa ibabang bahagi ng utak. Gayunman, nakalalasa tayo hindi lamang sa pamamagitan ng ating bibig. Ang 5 milyong selulang pang-amoy na nasa iyong ilong na isang dahilan kung kaya nakapag-amoy ka ng mga 1,000 o 10,000 iba't ibang amoy ay napakahalaga sa iyong kakayahang makalasa. Tinatayang mga 75% ng sinasabi nating nalalasahan natin ay sa katunayan na amoy lamang natin. Nakagawa ang mga siyentipiko ng electrochemical na ilong na may mga sensor para sa chemical na gas at ginagamit ito bilang artificial na makinang pang-amoy. Kainman, sinasabi ng neurophysiologist na si John Cower na sinipis sa Research Penn State na anumang artificial na kagamitan kinopya ng tao mula sa kalikasan ay napakasimple lang kung iahambing sa orihinal na talagang masalimuot at napakaganda ang pagkakadesenyo. Tatangayin ang lahat na dahil sa panlasa ay nagiging kasya-siya ang pagkain. Pero palaisipan pa rin sa mga mananaliksik kung bakit mas gusto ng mga tao ang isang uri ng lasa kaysa sa iba. Bagaman maaaring alam na ng mga siyentipiko ang marami sa pangunahing detalye tungkol sa ating katawan, ang sabi ng Science Daily, hindi pa rin nila malubusang maunawaan ang tungkol sa ating panlasa at pang-amoy. Ano sa palagay mo? Nagkataon lamang ba na mayroon kang panlasa o may nagdesenyo nito?